Literal na on fire ang banat ni Vice Presidential Candidate Kiko Pangilinan dito kay Vice President Sara Duterte. Paano ba naman kasi? Laging no comment, diba? So kung merong banat, itong si Jejo Marbinay, si former Vice President Lenny Robredo, abay hindi din nagpakabug, guys. Itong si Vice Presidential Candidate Francisco Kiko Pangilinan. At talagang nag-generate po, guys, ng galit sa Gen Z. Actually, maganda to, guys, no, na ginamit ni Kiko Pangilinan ang platform ng TikTok kung saan naging eye-opener to, guys. Naging eye-opener po ito, guys, sa ating mga Gen Z, sa mga katulad ko. Kasi iilan lang po talaga, guys, ang mga Gen Z millennial na mahilig po sa usaping politika. So ngayon po, guys, ginamit ni Kiko Pangilinan ang platform na TikTok. Kasi itong si Sara Duterte, may pa-TikTok-TikTok din nga, di ba guys? So ngayon, itong si Kiko, mayroong banat kay Vice President. So panood din natin, guys, yung video. Ito. Kita niyo yan. Deep in the pansin. Ang ganda ng song choice ni Kiko. Di pinapansin. Ano yung di pinapansin? Yung issue sa West Philippine Sea. Ulit nga, guys, ulit. Di pinapansin. Di pinapansin. Yeah. Di pinapansin. Kita niyan. Ano yung caption? Sila. Ano kapag tungkol sa West Philippine Sea issue? Tapos meron siyang caption, no comment. Sino yung no comment? Abay, walang iba, kundi si Inday. So as time goes by talaga, guys, nagugustuhan at nang nagugustuhan ko na ng sobra itong si Vice Presidential Candidate Kiko Pangilinan. And as time goes by, every time na naaalala ko ang name ni Inday, parang talagang literal na ako ay nabudol. Yan po, guys, yung pumapasok sa aking isipan. Pag naririnig ko yung Duterte, si Mima, nabudol! Diba? Pero syempre, guys, kapag tayo nagkakamali, meron po tayong learnings. So ito po, guys, yung learnings ko na di porket sikat, di porket kinagigiliwan ng karamihan, ay dapat iboto na. Talagang literal na dapat tingnan natin yung track record bago natin iboto. So ngayon nga po, guys, ito yung pahayag kasi ni Vice President Sara Duterte sa issue ng West Philippine Sea. So anong sabi niya? No comment. So I think comprehensive na yung statement ni Congressman Paulo that should be answered by the Department of Foreign Affairs of the National Defense. Diba? Yan yung comment niya. No comment sa issue ng West Philippine Sea. Kasi in the first place daw, guys, hindi naman po siya yung chief architect ng foreign policy ng bansang Pilipinas. At hindi niya daw po yung trabaho bilang vice presidente and DepEd secretary. Kasi trabaho daw po yan at dapat din daw po yung sagutin ng Department of Foreign Affairs at ng National Defense. So basically, sinasabi niya na, it's not my job. So bakit ko, ba't ako magko-comment dyan? Pero guys, kung isipin nyo ha, hindi din naman chief architect ng foreign policy itong si former Vice President Lenny Robredo. Pero bakit mayroon siyang comment dito sa nagaganap na tensyon sa West Philippine Sea? Diba? Hindi din naman chief architect ng foreign policy itong si Gigio Marbinay. So bakit mayroon din siyang comment sa West Philippine Sea issue? So ngayon, ito yung nakakapagtaka dito, guys, kay Sara Duterte na talagang niliteral niya na parang sinusuportahan niya ang ginagawang pambubuli ng China sa bansang Pilipinas. And ito yung nakakagalit, guys, kasi doon sa part na sinabi niya na hindi daw siya yung chief architect ng foreign policy ng bansang Pilipinas, pero nagiging ala-abogado siya ni Kibuloy. Diba, in the first place, hindi niya rin trabahong maging abogado
Nikki Buloy, hindi niya rin trabaho sumuporta, pumunta sa mga rally, so bakit siya pumupunta? Alam niyo guys, yung pagiging double standard niya, talagang literal na nakakainis. Literal na nakakagalit. Diba, hindi siya chief architect ng foreign policy, pero mayroon siyang statement kay Kim Buloy. Nagigets niyo ba guys yung ibig kong sabihin? Like literal na, ano yun, VP? Ano yun? Yun talaga yung mapapasa, literal na sinisigaw ng puso ko. Ano yan? Diba? Nasaan yung pagiging double standard mo? Tapos, lagi niyang sinasabi guys na mahalin natin ang Pilipinas. Kasi yan yung ano niya eh. Yan yung kanyang literal na ending sa kada statement. Mga mamamayang Pilipino, mahalin natin ang Pilipinas. Syukran. Diba? Mahalin daw ang bansang Pilipinas. Asan yung pagmamahal mo every time na binubuli tayo? Hindi nga, hindi mo nga makundina ang ginagawang harassment, pambubuli ng China sa bansang Pilipinas. So, paano mo nasabi na mahal mo ang Pilipinas? Paano mo nasabi na mahalin ang Pilipinas kung ikaw mismo, hindi ka nasasaktan every time na binubuli tayo, every time na winawalang hiya tayo? Diba? Nagigets nyo ako, guys? Tapos, ito yung pinakamasakit sa part na to. Meron, nangunguna siya lagi guys sa ano, kapag merong event ang China, nangunguna lagi siya sa pagbati. Nakamandarin speaking pa. Yongxing, Fongxing, Yutaka. Diba? Shutaka. Wala pang pa-comment-comment sa ano, sa issue ng West Philippine Sea, pero every time na may event ang China, nagko-comment ka, nauuna ka pa sa pagbati, meron kang statement, tapos minsan nakamandarin ka pa. Diba nakakainis guys? Yun yung nakakainis. Ito kasi yung ano, yung sabi ng kanyang kapatid, na kanyang sinusuportahan. Pakinggan nyo ah. Pakinggan nyo. Nasa na yun? Paliwanag si Vice President Sara Duterte kung bakit tikom siya sa isyu ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. No comment, I think comprehensive na yung statement ni Congressman Paolo Duterte about me and the West Philippines. I think that question can better be answered by the Department of Foreign Affairs and the Secretary of the Department of Defense. Ito ang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng usapin ng patuloy na pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Inulit niya ang sinabi noon ng kanyang kapatid si Davao City Representative Paolo Duterte na dapat ay idirekta sa kalihim ng Department of National Defense at Foreign Affairs ang issue sa West Philippine Sea at hindi kay VP Sara na kalihim ng Department of Education. Oh, yan guys yung sabi niya, no? Ni Baste. So, sinugundamanuhan niya na hindi trabaho ng Department of Education ang pagiging chief architect ng foreign policy ng bansang Pilipinas. So bakit daw natin pinupursue na mag-comment itong si Inday? Pinupursue namin kasi nga part siya ng gobyerno. Pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa bansang Pilipinas. Diba kaya namin pinupursue siya kung meron ba siyang pagmamahal sa ating bayan? Diba? Well, paano nga naman magkakaroon ng pagmamahal sa ating bayan eh, merong gentleman's agreement. Kaya nga tahimik sa issue, 'di ba? Sa international issue, sa ibang issue meron siyang comment o sa Ukraine and Russia war, doon sa Hamas war, pero yung international issue na sa West Philippine Sea tahimik. Pero mangialam sa ICC. Ang galing. Diba? Nakakagalit. Pakialamera. Inuna pa yung issue sa ICC. Inuna pa yung issue dito sa rally. Mga prayer rally na yan. Inuna pa yung paggawa ng statement na kung saan siya daw po ay biktima ng demolition job, ng black propaganda. Shit, shoot na kamari. Diba? Nakakainis. Hindi lang din naman ako guys yung nainis. And thank you dito kay Kiko Pangilinan na ginamit niya ang platform ng TikTok para ma-spread yung news. So ano actually guys, content lang to ni Kiko pero malaman. Diba? Nagiging eye-opener to sa mga kabataan. Kaya kung yan iboboto nyo bilang ano, bilang presidente guys. Mag-isip-isip kayo, masasayang ang pinaghirapan ng ating Pangulo ngayon na ipaglaban ang ating soberanya.
mo comment, pagisan niyan. Saan ka nakakita ng ano, ng siya lang talaga yung katangi-tangi at bukod-tangi, guys, na naging vice president na no comment palagi sa issue ng West Philippine Sea. 'Di ba? No comment. Tapos pag ano, pag humihingi ng boto sa mamamayang Pilipino, ang daming sinasabi, tinitira yung ibang kandidato. Eh ngayon, nanalaman natin yung ugali niya, eh pagdating ng eleksyon, ibuboto niyo ba si Sara? No comment din yung isagot natin. Diba? Para naman nang nare-reverse yung kanyang ginagawa. Sa club nito, vice presidente ka tapos nangiinis ka, nangiinsulto ka sa sarili mong bayan. Anyway, yun lamang ho guys. And that's me again, si Mima Alicia Nyot. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.